Hello guys! Welcome back sa ating channel. Nga pala si Bob, ang inyong TC Driver. Okay guys, for today's videos, ang topic natin, kailan ka ba dapat nagpapalit ng langis ng iyong motor? Yan ang topic natin ngayong araw guys. Malamang nagtatanong kayo sa mga mekaniko. Ngayon, ang isasagot nila sa iyo, pag tinanong mo sila, Boss, kailan ba dapat nagpapalit ng langis ng motor? Iba-iba guys, ang sinasabi ng iba't ibang mekaniko. May nagsasabi, every month, kailangan mo mag-change oil. Change oil. Ang iba naman, sasabihin, every 1,000 kilometer na natakbo ng motor mo, magpalit ka na ng langis. Iba-iba guys, ang sinasabi nila. Ngayon, siyempre, alam mo, nandito ka sa channel ko dahil gusto mong malaman alin ba talaga o kailan ba talaga nagpapalit ng langis ng motor. Pre, tanong nyo yan sa expert. Come on! Okay guys, bago ko sabihin sa inyo, may itatanong muna ako sa inyo. Kumagana pa ba yung speedometer ng inyong mga motor, guys? Bakit ko na itanong yan, guys? Dahil yun lang, yung device na yon, guys, ang makapagsasabi sa inyo kung kailan ba dapat nagpapalit ng langis. Itang yung speedometer, guys, dahil dun tayo, yun ang magsasabi sa iyo kung kailan ba dapat papalit ng langis. Ngayon, siyempre, kahit gumagana ng speedometer mo, siyempre, hindi mo pa rin alam eh. Parang tawag ba ito? Siyempre, kailangan, ilang kilometro ba? Ilang kilometro ba bago tayo magpalit? Ilang kilometro ba ang dapat takbuhin ng motor bago tayo magpalit ng langis? Eto guys, pag magsi-search kayo sa Google, tinype nyo yan kung how guys, how often, often kailan ba dapat. Kung itatype nyo sa Google yan guys, ang lalabas dyan, every 2 to 3,000 miles. Kung i-convert natin yan guys, ang 2,000 miles, equivalent yan is 3,200 guys. 3,218 kilometer guys. Okay guys, kung sira ang speedometer ninyo, kailangan paggawa nyo yan. Dahil napaka-importante ng speedometer ng ating mga motor. Mahal ang huli pag nahuli ka sa LTO. Kung di ako nagkakamali guys, 5,070. Yan ang babayaran mo guys pag nahuli ka ng LTO, nasira ang iyong speedometer. Okay guys, ito na ang sagot sa inyong mga tanong. Kailan ba dapat nagpapalit ng langis? Ito guys, kaya ako tinanong kung gumagana ang speedometer ninyo dahil malaki ang kinalaman niya para malaman ninyo kung kailan ba dapat magpapalit ng langis. Okay guys, kung itatype nyo ito sa Google, ang lalabas dyan guys, kung ang gamit mong langis ay regular na langis, kailangan mong magpalit every 3,200 kilometer guys. Ganon guys ka kalayo. Ganon dapat ang takbuhin ng motor mo. 3,200 kilometer guys.
Yun ang nakasulat pag itatype mo kung paano, kung kailan ka dapat magpapalit ng langis sa Google. Yan ang lalabas, guys. Pero to my personal experience, dahil isa akong TC driver, for me guys, ha, hindi to base sa Google. Base to sa experience ko bilang motorcycle rider. For me guys, ang pinaka the best, para masulit natin yung pinambili natin ng langis bago tayo magpalit, kailangan nakatakbo na ang motor natin ng at least 2,000 or 2,500 kilometer. Yan guys. Saka pwede na tayo magpalit ng langis. Kaya napaka-importante ng speedometer natin, na dapat yan maayos. Kailangan, kung hindi gumagana ang speedometer mo, kailangan ipagawa mo na. Yan guys. Siyempre, para iwas na rin sa LTO, violation ng LTO. Yan. Yun yung the best, guys. Ngayon, kung medyo pwede rin, guys, na basta magtansya kayo ng kung kaya nyo, every 2,000, change oil, 2,500, guys. For me, guys, okay lang siguro yung paabutin nyo ng 3,000 kilometer na tinakbo ng motor, magpalit na kayo. Pero, guys, yung 2,500 kilometer na tinakbo ng langis, guys, medyo may team na yung langis natin, guys. Pero yung effectiveness niya, guys, nandun pa rin naman. Kaya for me, mas the best kung makapag-change oil tayo every 2,000 or 2,500 kilometer na tinakbo ng motor natin, magpalit na tayo ng langis. Ngayon, guys, yung langis na kagamitin natin, yung pagpapalit ng langis every 2,000 to 2,500, for my personal experience, guys, mga regular na langis yung sinasabi ko, guys, ha, iba yung fully synthetic. Yan. Kasi may semi-synthetic tayo at meron tayong fully synthetic na langis, guys. Siyempre, ibang usapan dun, guys. Fully synthetic, mas mahaba ang dapat mong takbuhin, guys, kung fully synthetic ang langis mo. Magre-range yan ng 4,000 to 5,000 kilometer, guys, bago ka magpalit. Kung fully synthetic ang gamit mo. Ayan. 4,000 to 5,000 kilometer, guys. Ganon kahaba naman pag fully synthetic. Yeah. Para, kaya lang, siyempre, kung afford mo ang fully synthetic, medyo mahal yan, guys. Nagre-range ang fully synthetic ng mga langis. Siguro, mga 300 to 600 to 1,000. Ganyan yung mga langis na fully synthetic, guys. Eh. Oh, pero kung yung budget mo ay sakto lang, doon na tayo sa regular na langis. Okay din naman yon, basta napapalitan lang natin sa tamang panahon. Dahil ito yung magbibigay ng mahabang buhay dun sa mga gear. Yung gearing system ng ating engine. Yan, sila ang naglulubricate ng maayos. And kung hindi natin ito napapalitan ng sa takdang panahon, yan. Siyempre, nawawalan ng kakayahan kasi yung langis. Pag na-reach niya na yung time niya na kailangan ng palitan, nawawalan niya ng kwan, guys. Yung effectiveness niya na magpadulas ng mga bakal sa loob ng makina natin. Yan. Ibig sabihin, guys, pag hindi ka nakapagpapalit ng langis sa tamang panahon, nagkwakwan na sila, guys. Kumbaga, naggagasgasan sila, guys. Yung dulas ng langis sa loob, hindi na masyadong nagiging effective. Yan. Medyo nagko-contact na sila. Kaya minsan, pag nagpapalit tayo, may nakikita tayong medyo yung kumikinang-kinang. Debris na yun, guys. Kumbaga, debris na yun ng metal sa loob. Yung mga pan, guys. Eh, magluluwagan yun, guys. Pag nagluwagan yung mga gearing natin sa loob ng makina natin, ay siyempre, mapapaaga yung pagpapagawa ng motor mo, guys. Ayun siya, mapapaaga ang gastos mo.
Kaya magpalit ka sa tagdang panahon para masulit yung lens na binili mo. At siyempre, tumagal yung makina mo. Yeah. Para hindi mapaaga yung pagpapagawa mo ng iyong motor. Kaya siyempre, lahat naman yan, guys, dumarating din talaga na meron tayong papalitan. Siyempre, pag nami-maintain mo ng maayos ang motor mo, siyempre, mas matagal. Mas matagal ang bago ka gumastos. Yeah, mas matagal. Kesa dun sa mga, siyempre, yung poor maintenance na tinatawag, siyempre, wag mo nang expect na magtatagal yung kuno yung motor mo. Siyempre, mapapaaga ang pagpapagawa mo niya. Kaya, napaka-importante, guys, na alam natin ito. Kaya, guys, kailan tayo dapat magpalit ng langis? Every 2,000 or 2,500 kilometer na tinakbo ng motor, kailangan mag-change oil ka na. Kung ang gamit mo ay regular na langis. Pag fully synthetic naman, kailangan magpalit ka every 4,000 to 5,000 kilometer, guys. Pag fully synthetic naman ang gamit mo. Okay, guys, sana natulungan ka. Tulungan kita. Nakadagdag ako ng kaalaman sa iyo, kung nakatulong man ito sa iyo, itong video ng ito sa iyo, please subscribe sa aking channel, free to comment, 100% guys, libre ang pag-subscribe. Thank you for watching. Tsaka doon sa mga magsusubscribe, advance shout out na sa inyo, guys. Advance shout out na sa inyo. So guys, sa mga nag-subscribe, thank you very much. And sana patuloy niyo suportahan ang channel na ito para ma-inspire pa ako na makapagbigay pa ng ibang kaalaman sa inyo sa pagpapahaba o pagpapatagal ng buhay ng makina ng ating mang motor. Okay, guys. For the meantime ulit, magpapaalam na ako sa inyo. See you next time sa aking vlog. Ang susunod nating topic, guys, ating next video, yung langis ba na gamit mo ay original, guys. Yan. Meron fake, guys. May fake na mga langis. Sa next vlog natin naman yan, guys. Sa next topic natin, kung yung langis mo ba na ginagamit ay fake ba o hindi. Or fake or original ba yan? Yan. Kailangan alam din natin, guys, pumili ng langis. Eh, bibilin mo na nga yung langis mo, eh. Tapos bibentang fake pa. Ay, sayang na. Lalong masisira ang makina mo, guys. Okay, guys. Thank you for watching. Please share this video. And thank you. Okay. Hey, guys. Paalam na.